Magandang araw mga mag-aaral sa ikalawang balita. Handa na ba kayong matuto sa ating araling ngayong araw? Kunin na ang inyong module, lapis at papel. Halina't pakinggan. Ating pag-aaralan ang aking komunidad na makikita sa Araling Panlipunan Week 2. Mahalagang malaman at maunawaan mo ang bumubuo ng iyong komunidad na iyong kayo nabibilangan, gayon din ang matukoy ang mga impormasyon tungkol dito. Naglalaman ang araling ito ng mga kaalaman tungkol sa iyong komunidad at bibigyan pansin nito ang mga batang impormasyon tungkol dito. Halina't basahin ng isang kwento. Ilagay sa inyong papel ang mga impormasyon tungkol sa komunidad. Ang aking komunidad. Nakatira ako sa Barangay San Gabriel. Kahit maraming pamilya ang nakatira rito, malinis pa rin ang aming kapaligiran. Lahat ng mamamayan ay tulong-tulong sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng bawat isa. Nagkakaisa ang mga tao rito. Si Ginoong Manuel de la Rosa ang pinuno dito. May iba-ibang grupong etniko sa aking komunidad. May mga Ilocano, Muslim, Igorot, Tagalog, Kapampangan at Bicolano. Iba-iba man ang pinagmulan at wikang sinasalita, kami lahat ay pinagbubuklod ng aming pananampalataya sa iisang Diyos. May Iglesia ni Kristo, Katoliko, Muslim at iba pang relihiyon. Subalit, hindi ito hadlang sa mapayapang samahan ng bawat isa sa aking komunidad. Bilang pagsagot sa mga tanong, narito ang gawain sa pagkatuto bilang isa na makikita sa page 11. Sagutin ang mga tanong. Gawin ito sa inyong papel. Ano-anong batayang impormasyon ang isinaad sa kwento? Number 2. Mayroon bang pangkat etniko sa iyong komunidad na katulad ng nasa kwento? Ano ito? Maaari mong ilagay sa iyong papel ang iyong sagot. Number 3. Sa anong pangkat etniko ka nabibilang? Anong reliyon ang kinabibilangan mo? Number 4. Bakit kailangan malaman mo ang mga batayang impormasyon ito? At number 5. Ikaw, ano ang kwento mo tungkol sa iyong komunidad? Maaari kang magsulat kahit 5 pangungusap tungkol sa iyong komunidad. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa sa page 12. Ang kailangan mong gawin ay kompletuhin ang impormasyon tungkol sa iyong komunidad. Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. Ito ang iyong magiging gabay upang maikwento mo o maibigay ang impormasyon tungkol sa iyong komunidad. Ang aming komunidad. Ang pangalan ng aming komunidad ay Patlang. Ito ay matatagpuan sa Patlang. Ang Patlang ang nagsisilbing pinuno ng aming komunidad. Ang aming komunidad ay binubuo ng Patlang. Ang karaniwang wikang sinasalita sa aming komunidad ay Patlang. Karamihan sa aming relihiyon ay Patlang. Kami ay kabilang sa pangkat etnikong Patlang. Masaya sa aming komunidad sapagkat bawat pamilya dito na nakatira ay may respeto at pagkakaisa. Ipinagmamalaki ko ang aming komunidad. Maaari kang magpatulong sa nakatatanda upang masagot mo ang gawain ito. Gawain sa pagkatuto bilang 3 sa page 12. Punan ang talaan ng batayang impormasyon tungkol sa sariling komunidad. Ito ang iyong magiging gabay sa pagsagot sa gawain. Ilalagay mo sa kabilang kolum ang pangalan ng iyong komunidad. Saan ka ba nakatira? Sino ang kasalukuyang pinuno? Anong wika ang sinasalita sa iyong komunidad? Anong mga pangkat etniko ang nakikita mo sa komunidad? Anong relihiyon?
at dami ng tao batay sa 2020 census. Dito, maaari ka magpatulong sa nakatatanda. Gawain sa pagkatuto bilang 4 sa page 12. Isulat ang S kung sang-ayon ka sa mga sitwasyon at DS kung di ka sang-ayon. Mayroon akong babasahin mga sitwasyon. Ilalagay mo lang IS at DS. Ayan, number 1. Punong guro ang namumuno sa isang komunidad. Kung ikaw ay sang-ayon, lagyan mo lang S. Kung hindi, lagyan mo lang DS. Number 2. Malapit sa kabundukan na isang lugar kung madaming puno sa kapaligiran. Number 3. Malapit sa tubig ang komunidad kung ang hanap buhay ng mga nakatira dito ay pangingisda. Number 4. Maraming uri ng kabahayan at sasakyan sa komunidad ni Maru sapagkat sila ay malapit sa bayan. Number 5. Bilang ng mga bata lamang ang pinagbabasihan ng laki o liit ng populasyon ng isang komunidad. Pwede mong i-pause ang video na ito upang masagot mo ang gawain. Ating tandaan na mahalagang malaman ng bawat bata ang batayang impormasyon tungkol sa sarili nilang komunidad tulad ng pangalan nito, lokasyon, mga namumuno, populasyon, mga wikang sinasalita at iba pa. Ito ay makakatulong upang malaman ang kinabibilangang komunidad. Madaling matukoy ang isang komunidad kung alam ng bawat isa ang mga batayang impormasyon tungkol dito. Madaling malaman kung gaano kalaki o kaliit ang bilang ng mga pamilyang nakatira dito. Gayon din, madali rin makikilala ang mga namumuno dito. Makikilala din ang pangkat etnikong kinabibilangan at ang pagkakilala ng isang komunidad. Narito ang mga batayang impormasyon ng isang komunidad. Kailangan ay alam mo ang pangalan ng komunidad, pasyon, mga namumuno sa komunidad, sino-sino, at populasyon. Ilan ba ang naninirahan sa iyong komunidad? Gawain sa pagkatuto bilang 5 sa page 13. Ang gagawin mo, iguguhit mo ang iyong sariling komunidad. Pwede mo itong ilagay sa papel o sa band paper. Gawing makulay at ipaliwanag kung bakit ito malapit sa tubig, sa bundok o sa bayan. Kung hindi kayang magguhit, magpatulong sa nakatatanda. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Ilalagay mo naman ang batayang impormasyong dapat alam mo tungkol sa iyong komunidad. So kanina, ibinahagi ko kung ano yung batayang impormasyon ng isang komunidad. Ilalagay mo ang pangalan ng komunidad, lokasyon, mga namumuno, populasyon, meron bang pangkat etniko, saan ka kabila sa pangkat etniko iyon, at anong wika ang sinasalita. Sunod na gawain sa pagkatuto bilang 7 sa page 14. Isulat ang letra ng impormasyong tinutukoy ng may salungguhit na salita sa bawat bilang. Piliin ang letra ng sagot sa loob ng kahon. Gawin ito sa inyong papel. Babasahin ko ang mga katanungan at pipiliin mo lamang ang sagot at isusulat mo sa iyong papel. Ito ang mga pagpipilian. A. Pangalan ng komunidad. B. Populasyon. C. Namumuno sa komunidad. Letter D. Wikang sinasalita. E. Relihiyon. F. Grupong etniko. Number 1. Sa barangay Marinig nakatira ang pamilya ni na Marcos. D.
Dito sila naninirahan simula ng magkatrabaho ang kanilang ama at ina. Ang salitang may kuhit ay Barangay Marinig. Piliin ang tamang sagot sa kahon. Number 2. Si Kapitana Lorna B. Azul ang nagbigay ng ayuda sa mga nasalanta ng Bagyong Ambo. Ang salitang may kuhit ay Kapitana Lorna B. Azul. Number 3. Si COVID ay nakapagtala ng datos na 1,257 na pamilyang kanyang bibigyan ng munting aginaldo sa darating na Pasko. Ang salitang may guhit ay 1,257 na pamilya. Number 4, si Moria ay ipinanganak sa Cabuyao, Laguna, kaya Tagalog ang kanyang natutuhang wika. Ang salitang may guhit ay Tagalog. Number 5. Ang ama ni Manuel ay Ilocano at ang kanyang ina ay Boholano. Subalit, hindi siya gaano marunong gumamit ng wika ng kanyang mga magulang dahil hindi niya ito nakasanayan gamitin sa pakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Ang mga salitang may guhit ay Ilocano at Boholano. Gawain sa pagkatuto bilang 8. Ngayon naman, alamin mo kung bakit ang iyong lugar ay may pangalan at bakit ganoon ang pagkakapangalan. Isulat ito sa papel. Maaari kang magtanong sa iyong lolo, lola, o kahit sino nakatatanda na maaaring makasagot sa gawain ito. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Maaari mo na sagutan ang